Hi guys, welcome back to my channel. All right, dividend investor ka ba? Sigurado magugustuhan mo si Centro Escolar University kasi bago ko inumpisahan yung stock review ko muna to, medyo bias mo ako. Actually, hindi ko masyadong gusto si CEU. Pero nung natapos ko na po siyang aralin, parang mahal ko na po siya. Pag-usapan po natin. Welcome back. Ayan, Centro Escolar University. Ayan. So, guys, no, hindi natin may iwasan, no, na minsan bago natin aralin ng isang stock, may mga bias opinion na po tayo. Ganun din po nangyari sa akin dito, no. Parang tingin ko kasi sa Centro Escolar parang so-so lang na stock. Pero ngayon, no, na binigyan ko siya ng time at nagbasa-basa po tayo, medyo nagustuhan ko po siya. At i-explain ko po sa inyo bakit, no. Ayan. So, kung titingnan po natin yung dividend yield, no, yung past 2 years, ang ganda po ng dividend yield po nila, no, na pumapalo ng mahigit 7%, no? Ayan. Pero nung mga nakakaraang taon, hindi ganun kaganda po, no? Ayan. And pag-usapan po natin ng konti lang yung business po, no? Konting-konti lang naman po, no? So yung Manila campus, hindi ko alam kung 1907 talaga nag-start ito, no? Pero alam ko si CEU ay ang founding po niya is 1907. So bang lamang, no, mga ganyang year po nag-umpisa yan, no? Malolos campus 1978 and then Makati 2005-2007. Depende ko anong campus ang pag-uusapan natin, kung Hilpuyat or Legazpi, no? 2 hectare sa Manila campus, syempre, no, prime area na yan. Mahal ang lupa po diyan, no? And then sa Malolos campus 7 hectare, no? Sa Makati hindi ko po alam kung gaano po ito kalaki, no? Ayan. At ito po yung mga programs na meron po sila, no? So medyo marami po itong programs po na to, no, dito sa Manila campus po nila, no? At hindi ko na po ito babasahin isa-isa, no? Sa Malolos din po, no, mas konti ng konti, no? Pero may mapapansin po kayo nito later po, no? Ito po yung sa Malolos, sa Makati, ito naman po yung mga programs na ino-offer po nila. Ngayon, dito sa tatlong campus po na to, binasa ko po itong mga courses po na to. Isa lang po ang masasabi ko po, no? Medyo nakapokus po talaga sila, no, sa mga programs, no, sa mga courses na popular. Popular po sa mga students, no. Popular. Marami po nagte-take ni students, no. So, this is something na nagustuhan ko po, no, sa school po na to, no. Bilang investor, no, na kumbaga wala silang mga courses na patapon. Talagang yung mga ito yung mga common talaga na tinitake ng mga estudyante po sa panahon po natin ngayon, no. All right. So, and kung titingnan naman po natin yung contribution, no, pagdating naman po sa revenue nung iba't ibang mga programs po nila or departments po nila, ang nagulat po ako dito, yung dentistry po ang pinakamataas po talaga. Ito po yung mga nagbubuhat po talaga sa kanila, no, 202 million, no, ang revenues na pinapasok ng dentistry. Isa po ba sa talaga sa top school ang sa dentistry si CEU? Kasi po yung relative ko po, no, is actually professor po siya ng dentistry sa CEU. So sabi nga niya po, no, itong last year po, ang dami pong enrollee sa dentistry. So tuwan-tuwa po siya, no? Ayan, so yun lang naman po masasabi ko po dito, no? And pasok na po tayo sa financials, no? So kung makikita po ninyo, no, hinabaan po natin yung horizon po, no? Inumpisa ko ng 2008 po ang pattern ng revenues para makita po natin ang trend. So makikita po ninyo, from 2008 papunta sa 2015, ang trend po ng kinikita po ng school po na to, revenues na pumapasok ay pataas po. And now, take note po, no, 2016, 17, 18, 19, pababa po ang revenues. Lalo-lalo po ng 2020, bumagsak po ng 2020. And 2021 pa lang po sila nag-i-start mag-recover. Very important po ang lahat ng pattern po na to. Tatandaan niyo po ito, ha. Increasing hanggang 2015, no? And from 2016, pa-decline na po sila. Bumawi lang po ulit ng 2021. Maliwanag po ba? Ayan. So, pati po ang kanilang net income, ganun din po ang pattern. Increasing hanggang 2015 and then pa-decrease na po. Bumabawi lang po ngayon 2021, 2022, no? All right. Ito po kasi po yan. Dito po ako nagtagal kanina, nag-analyze ako. Ayaw ko po sanang gawin na po ito, no? Kasi nung binasa ko siya, alam ko na yung pattern po niya.
Kaya lang po, para mas ma-appreciate po ninyo, binuksan ko po lahat ng annual reports po nila. Isa-isa po lahat ng PDF po nito. Pinagbubuksan ko po mula 2013 hanggang 2023 para lang po ma-plot ko po kung ilan po ang kanilang enrollees kada taon. Combined na po, dalawang semester, inad ko na po, first semester, second semester, no? Inad ko na po lahat para ma-plot ko po ilan ang nag-e-enroll bawat taon. Intakal ko po dito, isang oras yata ako mahigit nung pinlot ko po ito, no? At gin-draft po natin. Kung mapapansin po natin, no, from 2013 hanggang 2016, mataas po ang enrollees po nila, and starting 2017 bumagsak po hanggang 2020, at ngayon lang po ulit nagre-recover ang enrollees po nila from 2021. At kapantay po yan ng istorya ng kanilang revenues. Maliwanag po ba? Ayan, bumagsak po ang enrollees from 2017. No? Ang sabi po sa kanilang annual reports, no, ilang taon ko po binasa po ito, no? Ang sabi po nila sa kanilang annual report, impact po ito ng K-12 na education na change sa ating bansa. Yung K-12, hindi po ako nagkakamali, no? 2012 po yata nag-start po ito, no? Hindi po ako nagkakamali. Kaya lang, yung impact niya sa CEU naramdaman po starting 2016. Ayan po, no? Yun po, nag-umpisa, nagkaroon ng impact. Nabawasan na po, na nabawasan ang enrollees po nila dahil po sa K-12 education, no? Yun din po ang sabi nila sa kanilang annual reports, no? Okay. Na ngayon, pag-usapan naman po natin yung kinwento po nila na education trend, no? Education trend. Kasi hindi po tayo mga experts sa education. Basahin po natin from their annual reports yung kanilang insight. Ayan nga po sabi nila, no? Na downwards po talaga, no? Nung mga before yung pre-pandemic, no? From 2016, ganyan-ganyan. Bagsak po talaga, no? Ito po yung kinakwento nila, 2018, 2017. Bagsak dahil po sa K-12. And then, lalo pa daw po sila lumagapak noong 2020 kasi nga, no, pandemic po din po ito, no? And yung government po kasi nagkaroon ng free tuition program daw po, no? At marami daw pong nag-enroll sa mga public na school, no? State university and colleges. Marami po nag-enroll po doon. Syempre po, wala pong kapera-pera ang tao po niyang pandemic. Siguro po, kaya po dyan po nagpuntahan ng maraming tao po, no? Ayan. And then, dahil nga po sa pandemic, of course, no, naapektuhan din po sila, no? Pero of course, ngayon po, bumabawi na po ang enrollment po nila itong past 2 school years, no? Maliwanag po ba? So, yun po yung education trend, at in line po sa lahat ng graph na nakita po natin, K-12 hanggang nag-pandemic, bumagsak po, and then lately po, nagpipick up na po ulit ang kanilang enrollees, no? Ayan, upward trends na po ulit. Masaya na po tayo ulit, no? Alright. So, malayo pa rin po, no? Although increasing na po ang kanilang enrollees, medyo malayo pa rin po from 2016 level. Noong 2016 kasi, 42,000 po ang kanilang combined enrollees for 2 semester. Pero ngayon pong 2022-2023 na season by school year, ay 34,000 lang po, no? Malayo pa rin po. Makakabalik pa po ba yan sa 42,000 level? Hindi ko po alam kasi hindi naman po tayo expert, no? Hindi po ako expert sa education. Kayo po, no? Baka may mga alam po kayo, may insight po kayo, no? Siguro may mga kaibigan kayo, kamag-anak na nag-aaral pa. Ano po ba? Baka may insight po kayo. I-share nyo rin po sa comment section sa baba. Ano po ang pakiramdam po ninyo sa education, no? Sisigla pa po ba ang mga private school po ngayon, no? Ayan. So, isa pa po maganda nakita po natin, yung profit margin po nila ay maganda na po. Starting 2022, ayan na po, no, maganda na po ang kanilang profit margin na may maintain po nila yung past year po nila. Bumalik na po sila sa kanilang glory days, no, 2015 level, na abot na po nila. At may excite po kayo kasi yung 2023 much better na po compare sa 2022. 2022 lang ipinapakita po ngayon, no? Much better na po, ang ganda na po ng kanilang profit margin, no? 2023, no? And ang sabi nga po nila kasi sa kanilang financial report, no, FYI lang po sa inyong lahat, no?
Hindi po yung 2022 ha, 2020-2021 and 2022 na school year, hindi po sila nagtaas ng tuition. Syempre po bilang tulong na lang po ng school po no sa community. Of course no, pakikisama po, syempre ang dami po naghihirap, so hindi po sila nag-increase no. Pero alam ko po itong 2022-2023 nag-increase na po sila ng konti no, nag-increase na po sila ng konti kasi syempre medyo nabubuhayan na rin po ng ating economy. So pwede naman po mag-increase ng konti. No? Pag-usapan na po natin ng 2023, no? Ayan, ang magandang istorya na. Tingnan nyo naman po, guys. Grabe. Grabe po ito. From 2022 papunta sa 2023, yung revenues po nila, yung sales, yung ibinahid sa tuition and everything, no? Miscellaneous, tuition, school fees, umaas na po ng 43% from 1.2 billion po. Or almost 1.3 billion. Ngayon po, 1.85 billion na po ang sales po nila. A jump of 43%. Wow, ang ganda-ganda po, no? At pagdating po sa net income, yung 120 million na kinita po nila no ng previous school year, ngayon po, 396 million na po. Kayo na po ang mag-compute. Halos 3 times po ang kinita na po nila. So ang ganda na po ulit ng kanilang kinikita po ngayon. And good news po, ito po sabi ko po kanina, yung freshmen po, nagtaas na po sila ng konti, no? Ng 5% ng tuition fee ng freshmen. And nadagdagan din po kasi ang kanilang enrollees din po this year compare po sa last year. So napakagandang balita po na nakikita po natin ng trend na nangyayari sa CEU, no? Alright. And guys, no, ito po yung isa sa gusto ko pong i-highlight sa inyo na talagang nagustuhan po natin sa stock po na to. This is still a business, no? So, wala pong halos utang. At ano pong level ito? 3% ang utang po nito compare sa kanyang equity. Wala po halos utang po ito. This is negligible. You can consider it is zero. Wala pong utang ang stock po na to. Kailangan ko pong i-highlight sa inyo kasi napakalaking impact po nito sa atin. Bilang investor, napakalaking bagay. Walang utang. Kumbaga sa ano, sa jojowain mo, ano, talagang single na single, walang asawa. Talagang available na available yan. Parang ganun ang analogy niyan. Napakaganda. Walang utang, no? At guys, no? Ang balance sheet po nila, yung equity po nila, every year nag-i-increase po, hindi po nag-de-decrease po. Pataas ng pataas ang value ng equity po nila. Tumataas po talaga ng tumataas. Gustong gusto po natin ito, no? Ang equity po nila ngayon is more than 5 billion po, no? At bibigyan ko lang po kayo ng anchor, no? A point of reference, no? Ang data ko po is September 29. Actually, ngayon ko po nire-record po ito, no? October 1, no? Or October 2 na ba ngayon? Malala. Pero September 29, 820 pesos po ito per share, no? Ang market cap niya po, no? Nitong end of September is 3.05 billion or 3 billion, no? Ang equity po niya is 5.34 billion. Imagine that. Napakamura po ng company po na to. Ang price to book ratio po niya is 0.57. Ang mura po niya, no? Kung natitingnan po natin is price to book, no? At guys, ang gusto ko pong i-highlight din po sa inyo, ang kanyang cash and cash equivalent po sa kanyang balance sheet is 791 million. Cash position po ito. Ang value po ng company na to ay 3 billion. Ang market cap niya 3 billion, ang cash position niya almost 800 million. Kayo na po ang mag-isip kung gaano po kaganda po iyan. Kung i-compare niyo sa market cap niya, yung kanyang cash position, 20%, 26% ng kanyang market cap ay cash. Alright, ang ganda-ganda po. Ah, grabe po, no? Sobrang madaming cash. At sa tingin ko po, ang mura po ng stock po na to, no? Kung price to book ang titingnan po, no? Tingnan naman po natin ang PE ratio kasi tumaas na po earnings per share niya, no? Ito pong 2023 na school year, no? 2022-2023, no? Price per share niya 8.20, earning per share na 1.05, ang PE ratio niya is 7.81, no? For a slightly growing company, sabihin na natin slightly growing company, ang ganda pong valuation po nito, no? And wala pong utang ang company po na to, no? Ang cheap po talaga ng stock po na to. Murang-mura po talaga, no? Ayan, no? And, ewan ko po, no?
sa tingin niyo po guys, no? Kasi yung earnings niya nung 2022 to 2023 tumaas eh. Sa tingin niyo po ba tataas din po ba ang dividends nito, no, for the succeeding years? Kasi tumaas ang kanilang kita, tumaas ang revenues po nila, at yung cash po nila, ang dami-dami nila nakatagong cash. Taon-taon tumataas ang kanilang cash position, no? Sa tingin niyo po ba tataas ang dividends nito? Ako sa palagay ko may chance na tumaas po ito, eh, no, ang kanilang dividends ay pamimigay. Pero sana, no, let's cross our fingers kung meron po sa inyo may CEO. Pero sa mga wala pa, naku, parang nakapaka-exciting po na balita po nito, no? So, how do you see the education sector? Yun po ang tanong po talaga. Ako po kasi hindi ko po sure eh. Hindi ko po talaga sure, hindi po tayo expert sa education, no, na sector. Pero baka may insight po kayo, pakikwento nyo po sa baba kung ano pong nararamdaman po ninyo, no? Pero ako po, no, in summary lang po sa stock po na to, ang ganda ng dividends, more than 7%. Walang utang, no? O, kukompare mo kasi Cebu Landmaster. Cebu Landmaster nagbibigay ng 7%. Pero sa malmal lang utang ni Cebu Landmaster, ito po, 7%, walang utang. Tapos upward pa ang trend niya, nagre-recover siya, pataas ng pataas ang enrollees na po niya, no? Yun na po, tumataas ng enrollees po niya. Sige, nagba-back to school na po ang mga tao, no? At pati yung kanyang revenue sa net income lumalakas. Napaka-strong na kanyang 2023 compared sa 2022. Sobrang strong po talaga. Ang laki-laki ng cash position po niya at ang baba-baba ng price to book at price to earnings ratio po niya. This is screaming na this is a cheap stock at this valuation, no? So ako, ang conclusion ko po dito, personal conclusion ko lang po, no brainer po ito na asymmetric bet for those who are dividend investor, no? Bakit ko sinabing asymmetric bet, no? Although this is a small cap stock, small cap po ito, hindi po ito pansinin, no? And hindi natin alam paano mag-grow itong si CEO. Hindi natin alam kung hanggang saan. Aabotin pa ba niya yung 42,000 dati? Hindi natin alam, no? Hindi natin alam. Pero, ma-maintain lang niya yung 2023 figures. Panalo na. Kaya ako nasabing asymmetric po ito, no? Yung chances na malulugi tayo dito, mababa. Pero yung chances na na malaking ibabalik sa atin ito, mataas. Mataas. Kasi, ang baba ng risk natin na matalo dito kasi nga walang utang. Tapos ang laki-laki ng cash niya. Cash cow ito eh. Parang cash cow siya talaga. Talagang pasok lang ng pasok ang pera, no? Mula sa mga nag-e-enroll, no? And hindi pa ito masyado nagtataas ng tuition, no? Again, another factor po yun. Although kahit hindi niya maabot, no, yung dati niyang level ng enrollees. Pero kasi yung itinaas ng tuition ng 2016 to ngayon, 2023, imagine kung next year, no, magtaas na po sila ng konti, consistently magtaas na sila ng konti, baka lumaki na lumaki po talaga ang ating revenues and income, no? So very, very, very exciting po ito para po sa akin kasi yung downside ang konti ng downside po nito. Pero yung upside natin, although unknown, hindi natin alam, pero potentially maaaring maganda po, no? Ayan. So ako po, no, ang tingin ko po dito, kung dividend investor po kayo, take the opportunity na po habang hindi pa po masyado napapansin si CEO ngayon. Kasi kung titingnan ninyo yung graph, hindi pa siya lumilipad eh. Hindi pa siya lumilipad kahit na lumabas na yung kanyang earnings eh. Pero no, sa tingin ko po, may chance po na lumipad po ang stock po na to, no? Or umangat po siya talaga. At again, no, yung dividends na pamimigay nito, feeling ko maganda yung future ng dividends na makikita na matatanggap po natin sa stock na to. Ayun lang naman po ang ating kwentuhan po ngayon. Disclaimer lang po, no? Hindi po tayo professional, no? Sabi ko lang po ito, no? At do your own research bago po kayo mag-invest, no? Hindi ko po nire-recommend sa inyo si CEO. Nire-recommend ko po na aralin po ninyo si CEO at i-research po ninyo mabuti bago kayo mag-invest po, no? Ayun lang po, no? Salamat po sa makikinig po ninyo. Like, subscribe, share the notification bell. Mag-comment lang po kayo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo, no? Happy investing. Bye-bye!